Samantala po, si Glenn Vega naman, yung police woman na kabilang po sa tinatawag na salvage cops na natimbog na mandaluyong PNP matapos ang 7 taong pagtatago sa batas. Glenn Vega, sa balita, Glenn. Kinumpirma ng Mandaluyong City Police na naaresto na ang babaeng police Mandaluyong na sangkot sa pagpatay sa isang hinihinalang snatcher sa Taytay, Rizal noong July 2005. Sa panayam ng Superadyo kay Chief Inspector Numeriano Gabuya ng Station Investigation and Detective Management Division, sa paligid lamang ng City Hall ng Mandaluyong naaresto ang naka-uniforme pa na si Police Officer 1 Jocelyn Samson na may kasong murder dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa isang 19-anyos na si Jonathan Diaz Santa. Sinabi ni Chief Inspector Gabuya na pinaghahanap pa ang dalawa pang kasama ni Samson na sina Police Officer 1 Francisco Castillo at Inspector Amor Cerillo na pawang membro rin noon ng Mandaluyong Pulisa at naon na lang ang pinansagang mga salvage kapa. July 23, 2005, nang huli nila Samson, Castillo at Cerillo ang snatcher at nang hindi makapagbigay ang ina ng biktima ng 1,500 pesos bilang kapalit ng paglahir ng kanyang anak. 1,500 lang? 1,500 lang? 2005 oh. Ito, noong 2005 pa ito. Melo, anong ginawa? 1,500 bilang kapalit ng paglahir ng kanyang anak. Oh. Ibinyahe umano ng tatlong pulis ang biktima hanggang sa may bayan ng Taytay. Oo. Oh. At doon, sa madilim na bahagi, binaril sa ulo ang binata. Pag sinabi mong biyahe sa lingwahe ng mga police reporter, police. Anong ibig sabihin niyan? Biyahing langit na yun. Yun na yun. Biyahing tondo. Oo, matindi nga rito, meron naka-uniforme pa, tapos gamit pa yung mga mobile ng Mandaluyong Pulisa na ang gawin nga nila yung karumal-tumal ng krimen at o pagpatay sa isang hininalang is snatcher. Ang inyong kapuso, Grand Wagon ng GMA Superadyo. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B.